Isang lungsod ng San Juan kung saan may nakatakdang ceremonial distribution ng ayuda ngayong araw. At kagaya niyan, pakapanayin po natin San Juan City Mayor Francis Zamora. Mayor Zamora, good morning po. Yes, magandang umaga, Igan, at maraming salamat sa pag-imbita sa unang hirit. Opo, nakikinig ang mga residente ng San Juan. Ano ba mga pamantayan para mabigyan sila ng ayuda ngayong araw? Una sa lahat, magsisimula po ngayong araw ang pamamahagi ng ayuda sa apat na barangay. Yan po ay Barangay Santa Lucia, St. Joseph, Isabelita at Addition Hills. Kahapon pa po ay aming pinost na sa social media accounts ng San Juan City at ipinaskil na rin po sa tapat ng inyong mga barangay hall ang mga pangalan ng tatanggap. At meron tayo, Igan, na 100 beneficiaries per hour per barangay sa apat na barangay nito. Sisimula po yan ng alas 7 sa mas malalaking barangay. Mm-hmm. At yan po, nakapaskil na nga ho yan sa barangay hall at social media accounts. So, paalala lamang na huwag tayo pupunta kung hindi nating takdang oras. So, tingnan ho natin yung serial number na kaugnay sa ating pangalan. Yan po ay nakapost na. At sundin po natin ang tamang oras sa pagpunta. Mm-hmm. So, ito po ang gagawin natin upang hindi nga magsabay-sabay igan ang pagdagsaan ng mga tao sa pamamahagi ng ayuda. Mm-hmm. So, nakapost na po sa website ng San Juan. Yung pangalan nila, responding serial number at oras kung kailan sila pupunta. Yes, actually sa social media accounts ng San Juan na Igan, okay, sa Facebook, mas malakas ang access po nito, no? Mas maraming sumusunod po sa social media natin at nakapaskil na rin po sa ating barangay halls. At Igan, gusto ko rin ibahagi po, no? Tayo po ay mag-o-offer din ng pagbabakuna ngayong umaga dun sa mga beneficiaryo. Ito ay hindi po requirement. This is on a voluntary basis. Ngunit dahil pupunta na rin na sila sa ating barangay halls, ay nag-setup na rin po tayo ng pagbabakuna rito dun sa mga hindi pa ho nababakunahan para 2-in-1 na po ang effort nila paglabas ng kanilang tahanan para sa ayuda at para na rin po sa bakuna. Ayun, sabay na. paano po maiwasan yung mga irregularidad tulad ng mga naulat dati na ibang lugar na alam niyo, di ba, yung mga barangay official para mabigyan po lahat, kumukuha doon sa nabigyan, inahati yung ayuda. Okay. Igan, dito sa San Juan, ano, meron tayong tinatawag na grievance committee. So anytime meron tayong maramdaman na anomalya o mali, no, mag-report lang po tayo sa grievance committee at yan po ay ating aaksyonan. No? Dito po sa San Juan, wala naman hong nabalitang ganong pangyayari at isang paalala lamang sa lahat, no, ng benepisyaryo. Kung ano ang matanggap nyo, para po sa inyo yan. Huwag na huwag ho kayong papayag na may kukomisyon o kukubra o makikihati sapagkat yan po ay nilaan ng pamalang nasyonal para po sa inyo. Tataigan, ano, ganito ang sistema natin. Yung mga pasok sa SAP 1, SAP 2 beneficiaries, pati yung SAP waitlisted at pati yung bahagi ng 4Ps, yung Pantawid Pamilya Pilipino Program, kung sila po ay 4 members in the family, they will get 4,000 pesos. Kung sila ay 3 members, that's 3,000. 2 members, 2,000. At kung 1 member lang, 1,000. At base na yan, Igan, sa kanilang dineklara sa social amelioration card po nila. Sila mismo ang nagsaad kung ilang membro ng kanilang pamilya, kaya wala na dapat pagtatalo dahil may data po tayo kung ilang members of the family po sila. Yung budget ba sa ayuda, sapat ba? Hindi naman nagkulang ngayong taon? Igan, nung buwan ng Abril, 98 million pesos po ang aming nakuha. At for this month naman, itong ECQ ayuda ay 101 million pesos. No? Bahagyang nadagdagan ng 3 million sapagkat ang aming pong population base sa Philippine Statistics Authority na lumabas na last week ay nadagdagan po. So ang ginawa ho, palagay ko po, no, ng NEDA ay dahil nadagdagan po ang aming populasyon ng bahagya, ay nagdagdag din ng bahagya sa pondo ngayon. Okay. So kung sino ho yung mga beneficiaryo last April and May, kasama rin po sila ngayon. Mm-hmm. Yung extra natin na 3 million pesos, just in case meron nga hong mga magpapalista dito sa grievance committee at pasok naman sila sa pamantayan ng SAP or 4Ps or pasok sila sa tinatawag na low-income individuals at hindi pa lalagpas ng apat na minibro ng kanilang pamilya na katanggap, pwede ho natin silang laanan din ng pondo mula dito sa 3 million pesos na extra. Opo. Mula sa last month. Mayor Zamora, kamustay lang din namin yung COVID-19. Medyo mataas nga po sa NCR, pati Delta variant. Sa San Juan ho,
Anong naobserbahan ninyo sa mga ospital? Igan, una-una dito sa San Juan, we have 311 active cases now. The past few days, medyo nag-stabilize po ito, no? Okay. Nung nakarang linggo, tumaas nga siya from an average of 60, 70, or 80 the last 3 months. Last week, first time pumalo ng 100 at ngayon nga ho, nasa 311 na. Mm-hmm. Ngunit isa sa mga kaya kong ibahagi po sa inyo, no? Dahil napakarami na hong nabakunahan dito sa San Juan. In fact, 78% of our population has been fully vaccinated. Mm-hmm. Kung nagkakaroon man ng COVID, ay nananatiling mild to asymptomatic lamang. So our hospitalization rate right now sa San Juan Medical Center ay 45% lang. Mm-hmm. Kahit na 311 po ang active cases. Ibig sabihin, karamihan po sa kinalaigan ay nandito lamang sa quarantine facilities natin. Hindi okay. Kailangan sa hospital. Uh-huh. So pwede pala kayong makatulong sa ibang lungsod, ano? Na dyan na po i-refer yung ibang full capacity na sa iba. Maraming salamat po. Ingat po kayo, San Juan City Mayor Francis Zamora. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.